ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may katiwalang isang mayaman at isinumbong sa kanya na nilulustay ng katiwala ang kanyang kayamanan. Ipinatawag niya ito at sinabi sa kanya, ano itong naririnig ko tungkol sa iyo? Magsulit ka sa akin ng iyong pangangasiwa dahil hindi ka na makapangangasiwa. At inisip ng katiwala, tatanggalin ako ngayon sa pangangasiwa ng aking Panginoon. Ano ang gagawin ko? Kulang ako ng lakas para magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Aalam ko na ang gagawin ko. At pagkatanggal sa akin sa pangangasiwa, may mga magpapatuloy sa akin sa kanilang mga bahay. Kaya tinawag niya isa-isa ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, magkano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 galon ng langis. Sinabi ng katiwala, narito ang iyong resibo, maupo ka agad at isulat mo 50. Tinanong naman niya ang ikalawa, at ikaw, magkano ang utang mo? Sumagot siya, 1,000 takal ng trigo. Sinabi ng katiwala, narito ang iyong resibo at isulat mo 800. Hinangaan ng Panginoon ang matalinong paggawa ng di matuwid na katiwala. Mas matalino nga ang mga taong makamundo sa pakikitungo sa mga gaya nila kaysa mga tao ng diwanag. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, hinangaan ng Panginoon ang matalinong paggawa ng di matuwid na katiwala. Alam naman siguro natin na hindi tayo tinuturuan dito ni Jesus na tularan ang pagsisinungaling at pangdaraya ng masamang katiwala. Sa hadip, tinuturuan niya tayong maging kagaya ng masamang katiwala na gagawin ang lahat para lang matiyak niyang magiging maayos ang kanyang kinabukasan. Sa madaling salita, sigurista siya. Sa makatuwid, ipinapahiwatig sa atin ng Panginoon na dapat din tayong maging masigasig at maparaan sa pagsisikap nating makamit ang kaligtasang handog niya sa atin. Kung ang daan ng krus, paghihirap at pagpapakasakit dahil sa pagmamahal sa kapwa ang natatanging paraan para makarating tayo sa langit, kailangan natin itong tanggapin at pasanin araw-araw dahil ito lang ang paraan para masundan natin si Jesus. Matatanda ang sinabi mismo ni Jesus na walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Pagsasagawa, tularan ninyo ako mga kapatid. Naging halimbawa kami sa inyo. Kaya tignan ninyo ang mga sumusunod sa amin. Sapagkat marami ang namumuhay bilang kaaway ng krus ni Kristo.